Sa may mga problema po sa open cases, bibigyan ko kayo, sandali lang po, ng solusyon at ng libreng template ho para makakuha ho kayo ng inyong listahan ng mga open cases. Very important po sa araw na to na ma-determine nyo gano'n na ho yung extent ng inyong liability. At nire-recommend ako na stop nyo na kagad para hindi dumami. Kasi pag dumadaan ho yung mga buwan, padagdag ng padagdag yan. Kung 1,000, di 1,000 buwan-buwan yan. Napakahirap kumita ng 1,000. So pag-usapan ho natin yung ano yung corrupt practices na hinihinala nating dapat baguhin. Ano? Hinihinala nating corrupt practices na dapat baguhin ng mga BIR officials. Okay, yun yung naipangako ko. Kumbaga ito yung part 2 ng ating open cases discussion lecture. So ito po yung sample ng letter. Intune nyo na lang, tas copyahin nyo o kaya i-print screen ninyo o screenshot ninyo para makopya ho ninyo yung laman. Yan lang ho yung laman, dinadahan-dahan ko. At ito ho yung isasubmit ninyo sa Administrative Division section ng BIR pag humihingi ho kayo ng open cases. So, na-discuss ko na tutulungan ko yung mga taxpayer na may problem. May open cases sila. Nag-apply ng trabaho, natanggap. For example, taga Manila sila, nag-apply ng trabaho sa Quezon City, natanggap. So, isa sa requirements, dapat ilipat yung kanyang TIN o registration from Manila to Quezon City. Meron naman, nagpaparenew ng books of accounts niya kasi puno na yung books of accounts niya ng entries. Nire-renew niya, ayaw siyang i-renew kasi may open cases siya. Or, ubos na yung resibo niya, magpapaprint siya, ayaw siyang bigyan ng authority to print because meron siyang open cases. Ang tawag ko dito sa mga ganitong klase ng insignificant action ng BIR, dinedeny nila na yung tao ay kumita. Pag hindi mo inisyon na resibo, edi, o authority to print, edi siya makapagbebenta. Kasi may penalty pag non-issuance or refusal to issue invoice or official receipt. Pag hindi mo nilagyan ng, hindi mo pinayagan mag-renew ng books of accounts, may penalty uli. Wawala ng entry yung books of accounts niya, may penalty yun. Yung gustong lumipat ng from RDO 6, pupunta ng RDO 7, ayaw mong bigyan ng permit. E paano makapagtatrabaho yung tao? Hindi siya makapag-uumpisa. Kinawawa niyo yung pamilya. So, these are corrupt practices na laganap sa buong Pilipinas. Sana mabago na to. At paliwanag ko lang sa inyo, ano yung solusyon dito? Andi dito na po sa pinag-aaralan natin. May solusyon ho dyan. Ito ho, kung kailangan nyo ng kopya nito, bibigyan ko ho kayo yung PDF copy nito. Ang nakasulat ho dito, 2013 pa naman to. At as we speak today, hindi pa ho yan napapalitan. Ito po kasi form part of ministerial duty ng mga taxpayer, ng mga revenue officers. Okay, so pag hindi nila to ginawa, meron silang kasalanan. Ang sabi dito, maliwanag na maliwanag dito. Further, yan, diba? Further, all taxpayer or applicant with existing open cases. Maliwanag naman eh. Existing open cases with the Bureau of Internal Revenue must not be barred from immediately processing of ATP, authority to print. Ano po? Yun sinasabi. Sabi doon, hence reiterating that all application must be processed taking into consideration the provision stated in the BIR Citizen Charter and other existing revenue regulation relation thereto. Maganda rin pag-aralan ang sinasabi rito, in this regard, all concerned revenue officials and personnel
who are responsible for the processing of ATP application must continuously impose the aforementioned penalty without exception. Good yun. However, itong ano, non-payment of penalty must not hinder the NOLMAR processing, approval, and release. Thus, the immediate release or issuance of the same to taxpayer upon submission of complete documentary requirement is hereby directed so as not to delay the taxpayer's operation. Maliwanag na binabanggit, sir, kapag may open case ka, hindi yan rason para hindi magtuloy yung normal process daw. Ano ba yung normal process? Kung lilipat ka ng RDO, pwede kang ilipat ng RDO. Kung magre-renew ka ng books of accounts mo, i-renew yung books of accounts mo. Kung magpag-mihingi ka ng authority to print kasi kailangan mo ng bagong resibo, bibigyan ka ng authority to print. So, yun yung sinasabi ng ating butihing commissioner dito, deputy commissioner. So, kung may mga problema ho kayo sa open cases at wala pa kayong pambayad, sinabi ko, napakadami na hong open cases na video akong ginawa. Sundin nyo lang po yung aking mga advice doon. So, kung hindi ho kayo komportable sa advice ko, edi kumuha ho kayo ng bagong advice. Huwag nyo hong gamitin yung aking advices. Yun lang naman ang sinasabi ko. Ang sinasabi natin dito, pwede ho kayong mag-renew ng libro, kumuha ng bagong ATP at saka lumipat ng RDO na hindi ninyo binabayaran yung penalty dahil sa open cases. At kahit na i-defer nyo yung open case, hindi nyo muna i-close, pwede po. Yun po ang sinasabi. So, gagawa ho ako ng mga online lectures at kung gusto nyo hong makuha ho yung iba na may bayad ho, kailangan maging subscriber kayo o kaya kayo po ay maging member, nasa baba lang po yung link. Okay? So maraming salamat po mga taxpayer ko mahal. Peace and happiness be with you for life. See you later.